Okay, please, samahan niyo ako. Very, very powerful passage in the Bible. Very, very familiar para sa inyo. Ang sabi po dito, therefore, if what? Anyone is in Christ, he is, that is a present reality. If you are in Christ, you will be. No. You are. He is present reality. You are a new creation. At mayroon siya, the old has, kumusta naman yung old nyo? Nandiyan ba? Meron pang sinabi ng Bible, the old has gone. Pero ang tinutukoy dito mga please, ang tinutukoy dito, nung ikaw ay na-born again, kung na-born again ka, plasensya na po, kung na-born again ka na, maganda ka pa rin. So, pero dito may present reality. Okay? The old has gone. Hindi mo na. Behold! Alam niyo po yung word na behold, ito yung pinakamatindi dito. Yung word na behold is pay attention, focus on it. There is, be awakened to the new reality in life. Be awakened, yung word na sa behold, be awakened. Amen. Awakened to the new reality. Mayroong na bago sa'yo. You are not the old. Kung mag-isip yung old ay laging, ganito lang ako, laging talo. The old has gone. Amen. You are 100% brand new. At yung brand new na yung sinabi, you are incorrupt. Diba? Yung bago sa'yo, walang talo yun. Kaya nga sinabi ni Paul, yung bagong sa'yo, you are more than a conqueror. Wow! Yun yung bago na nasa loob. Walang talo dun. Alam niyo, hindi ka lang ka-conqueror. You are more than. Sa spirit mo, you are more. Okay, and the problem natin ngayon, hindi natin yung what is true in the spiritual realm, nahirapan tayong maging totoo sa physical realm. Why? Nadudominate tayo sa mga activities araw-araw. Kaya nga, parang ganito, ito practice ninyo, Pastor. Minsan ako, pag nakakarinig ako ng ganun, okay man, pero kailangan iayos. Yung sinuso, parang ganyan, sinusuko ko, at ikaw na magpanagbakanda, ang buhay ko, yung kanina, araw-araw parang isusuko. Mayroon mag-awitin ganyan doon sa kabutihan mo ba? Parang araw-araw sinusuko natin ang ating. Alam nyo, without uttering a word, na Lord, sinusugo ko sa iyo ang aking buhay. Without uttering that statement, kapag nagpipray ka, you are spending time with God. Yun, mas totoo yung kaysa sinasabi mo. Are you with me? Mas totoo yung lumuluhod ka. Kasi ganito mga kapatid, please, bear with me. Receive this truth in your spirit. Kasi ganito yung mga, alam niyo ba kapag nagpipray ka, you are humbling before God. You are acknowledging His power to work in you. Kita niyo yun? You are praying. Pero kapag hindi ka nagpipray, you are depending on your own ability. Kapag nagpipray ka, hindi ka nakadepende sa human ability mo. Pero kapag hindi ka nagpipray, hindi mo man sinasabi, napaka-humble man ang sinasabi mo, pero yung time na in-spend mo, yun ang magpapatunay of who you are. Are you really depending on God? Show Him by kneeling down before Him. Alam niyo yung new creation spirit natin. Kaya nga ganito, yung new creation spirit natin is one with God. Kaya sabi ni Lord, sabi ni Lord, I am the vine and you are the branches. Alam niyo, ang branch walang buhay sa kanyang sarili. Tama? The life of the branch is in the vine. That's why our life is Jesus. Amen. He's our life. Kapag nakita natin yung in the spiritual realm, ay lagi kang gagawin mo lagi. Kasi alam niyo ba, yung ating espiritu, kaya nga originally, one with Him, created in Him. Kaya nga sinabi, we are God's workmanship, created in Christ. Ephesians chapter 2, verse 10. We are, sabi doon, for we are His workmanship. We are His masterpiece, created in Christ, not outside Christ. Ibig sabihin, we are created in, sa loob ni Kristo. Kapag mayroon kayong consciousness na ganito, ibang klase kayo magsalita.
Behold, pay attention, this reality, be awakened to this new reality. You are so powerful inside. Amen. Alam niyo ba yung new creation, yun ang kawangis ni Kristo. Meron ba akong kasama? Amen. Kasi you are created in Christ. In other words, ang kawangis mo, si Kristo mismo. Amen. Nandiyan siya sa'yo nakatira. Hello! Church! Jesus is inside. That's why, parang ganito, dati akala na eternal life is a thing. This is eternal life. John chapter 17 verse 3. Knowing the Father is eternal life. Pero yung lalim pa nun, not only knowing the Father is eternal life. Sabi ng Biblia, 1 John chapter 5 verse 11 hanggang 12. Nakalagay po ganito, God has given us eternal life. Binigay, tapos na ha? Binigay sa atin ng Aba, yung ano? Buhay na? Samahan po ninyo ako, anong binigay sa atin? Buhay na walang hanggan. At ang kasunod niyo, He who has the Son. Because this life is in His Son. Ang buhay na walang hanggan ay saan daw? Nasa Kanyang bugtong na anak. Kaya ang kasunod sabi ni John, He who has the Son has life. Amen. So, eternal life is not a thing. It's a person of Jesus Christ. Amen. He who has the Son has life. Ganong katalino, ganong ka-huge ang plano ng Diyos sa atin.